hindi pa sana ako babalik dito no sa bayan. Kasi nga, marami pa akong gagawin sa bukid. Pero bumalik ako dito kasi akala ko ay ako ang maka-harvest nito. Kasi nandun lang ito malapit sa aming bahay, no? At saka mayroon akong bisita, si ang aking isang Charing's Angel na busy siya. Ayan, magmukbang ako ngayon ng langka, no? O, akala ko ako talaga yung magpitas nito live na live from the puno. Pero hindi pala kasi nga, bigla na lang siyang bumagsak. Kasi nga, it's very hinog na siya. So ito masasabi natin na ito talaga yung pinakamasarap. Kasi ayan, oh, perfect. Wala na siyang dagta. Meron siyang dagta pero hindi yung kumakapit sa ano mo, sa kamay mo. And mamaya po ay pupunta dito si Emmer kasi gusto niya magbukbang ng langka. Pero bago pa man yan, ako muna. Kasi gutom na ako, no? So ayan, oh. At kailangan ko tong inanuhin, lagait. Kasi masarap ito. Para itong chestnut. Walang chestnut sa Pilipinas. Ay, meron ata sa Baguio. Pero itong ginawa kong chestnut. Eh. Sa Korea ang daming chestnut. Ang lasa kasi ng buto ng langka parang chestnut. No, tamis ka dyan. Tamis ka, no? Napadilo. Yun, ang daming nangyari sa bukid namin. Tinanim na pala ng inay yung muna ko dito eh. Yung kupay, may kusiro. Iba ko. Kupay dahil kus akong iro, wako ng hunaw. Buti na lang ay na agapan ko ang mga kupay. So ayan, balik tayo sa ating langka mukbang. Nanood to na mo, Paul? Marap. Ngayon talaga, pero parang ano ngayon, no? Tungas na. Ano naman? Dok, kana sa kamo paholam dok. Kay kontak ra buta nako ako ah. Nagsildo na ako, apo ko sildo in town ni ka last week of July pa ko sildo. That's right. Sige. Harap. Perfect sa pagkahingog. Ayan, o tumubo na yung mga ano, yung mga buto niya. At ang langka, meron siyang anti-cancer property. Ay, shout out pala sa mga talagang suki ng sukhang dito sa amin. Kay Ma'am Ruby Sandong of Pasig and Ma'am Manny Olok-Olok of Laguna. I think Santa Rosa, Laguna. Ha? Naman pang isa. Ito si Ma'am Ruby Sandong from Pasig. As in, ang dami ng in-order. At ito naman si Ma'am Manny Olok-Olok. Ang in-order niya is 100 bottles. Ang dami. 100 bottles na ganito. Oh. Ganito na bottles. This is 40 pesos. Ito yung lapad. Lapad ito sa amin. Eh. Nag-order si Ma'am Manny Olok-Olok ng 100 pieces. Tapos
ito din si ano, si Ma'am Jessa Ermino. Hi, Ma'am Jessa Ermino at si Ma'am Ruby Sandong. Sila yung palaging nag-order ng suka dito sa amin. Especially dito sa sukhang. Dito sa Katmon, ang daming gumagawa ng suka. Hindi lang ang sukhang. Pero, ang sukhang kasi, sila kasi yung talagang kilala ko. At alam ko kung paano nila ginawa. Kaya, siyempre, sukhang na suka. Ang agandahan sa langka niya, ripe talaga doon sa puno. Kasaga yung dagta, hindi kakapit sa ano mo, hindi kakapit sa kamay mo. At information lang, health tips, pag kumain ka ng langka, sisiguraduhin ninyo na hindi kayo gutom. Kasi daw ito ay makapasma. At ang dito sa amin, ang pasma ay sakit yung ulo mo, tapos maibot yung buhok, malalagas yung buhok mo. Kaya, yun nga, kailangan hindi ka gutom, no? Pag kumain ka ng langka. At saka, bago ka, pagkatapos mong kumain ng langka, huwag kang uminom ng tubig. Hindi pwede yun. Kasi sasakit yung tiyan mo. Ha? Kaya careful na careful talaga ako pag kumain ako ng langka. Yung iba dyan ayaw na ng langka, no? Yung iba ayaw kumain ng langka. Alam niyo pag kumain tayo ng langka, ang bango ng ating ipot. Kulang yung tulog ko kagabi. Kasi nag-usap kami ng inay. Pagkatapos ng usap kami ng inay, mga ayong oras na yun? Siguro mga 11 o'clock ng gabi. Lumabas ako kasi ang liwanag ng buwan. Ang liwanag ng buwan kagabi. Tapos yun, bumalik ako sa kubo mga 12 na. Hindi na ako makatulog. Tapos yun, nakatulog ako mga 12:30. Nagising ako mga 2. Kasi si Kalamay, ibang pag nasa bukid ako, si Kalamay ay isasabay ko yan pagkatulog. Agoy si Kalamay. Ginising ako ni Kalamay kasi nga iihi daw siya. Balisang balisa si Kalamay. Kaya pala gusto niyang lumabas kasi may iihi siya. Ang laki na ni Kalamay. At ngayon, meron kaming bagong tuta. Hindi ko pala naipakita sa inyo, no? Kasi busy ako dun sa bukid. Busy ako sa kaka-video. para meron akong i-ano sa inyo.
perfect talaga ang pagkahinog ng langka na to. At marami pa dun. Siso ng langka karon din, no? Pagkatapos ay mais. Pagkatapos ng langka, mais na naman, no? Tumubo na siya. Meron na siyang gamot. O meron na siyang gamot. Ano yun sa Tagalog? Ugat. Meron siyang ugat. Ang malaking ugat. Masarap kaya ang malaking ugat, no? Susubukan niyo yun? Super. Yes! Ang harap ng malaking ugat. Malaking ugat, oh. Mare mga tus GR knitted chicken daw lagi. Mare siya. Shout out. Shout out GR knitted chicken. Meron pang dalawang okay. Meron pang dalawang slice dito. Mm. Subukin din ang daming langka. Ayaw kong magbenta. Kasi gusto kong kumain lang kumain ng langka. And meron pa. Ha? The come certificates on. Are in. Wow! Congratulations! So yan po. Once again, shout out kay Mameni. Hello, Mameni Olok-Olok of sa Tarasa, Laguna. Thank you so much sa pag-patronize sa aming, ano, sa aming suka dito sa Katmon, Cebu. Thank you so much. At syempre, kay Ma'am Ruby Sandong of Pasig City. Thank you so much. Hello po sa inyong tatlo ay kay Ma'am at kay Ma'am, ano ba to? At kay Ma'am Jessa Armino. Hello Ma'am Jessa Armino, Ma'am Ruby Sandong, and Ma'am Manny Olok-Olok. Thank you so much sa inyong lahat sa pag-patronize sa aming suka and for helping our kababayan dito na talagang ma-promote yung suka namin. Thank you so much. Ayan. Pagkatapos, ito ay lalagain ko kasi ito ay masarap na masarap. This is our chestnut. Kasi ang ano nito, parang chestnut. At syempre, ang aming pinakamasarap na One of ipinagbalaki namin dito sa Katmon ang aming Vodvod Kavog. Perfect. Perfect. Certificate is here. Where's your certificate? Hi. Oh, certificate of completion. This is to certify that sir has completed part 1 well-being in the primary classroom with Dr. Hazel Harrison. Hi, Dr. Hazel! July 2. Thank you so much, July 2. Thank you so much, Dr. Ay, okay, sa US man na, no? Niugma pa man ang kuano. Oxford University. Thank you so much, Dr. Hazel Harrison of Oxford University for helping our teachers out there. Thank you! Bye. Sige na, oy, GR native chicken. Asa naman ka na pa diridaghang kuan mo. There's still 2 slices of jackfruit. Jackfruit pala ang English ng langka, no? Bye. And the unchild human. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. Ang dami ko pang talagang gagagawin. Babalik pa ako sa bukid for the actual connection of dalawang bahay kubo para maliwanag ang buhay for our kuryente. Ang agadahan sa bukid namin may kuryente na. Oo. At saka do yung tubig ay talagang hindi pa ganun ka-centralized yung tubig, pero every place sa amin ay meron namang mga balloon or merong mga tubod or source of tubig. So once again po, thank you so much, Langka Mukbang. Bye.